Busy nga kami dito eh, kasi nagpre-prepare na kami for Noche Buena. Alam ko, 23 pa lang, pero syempre, di ba, 2 days kami kung mag-prepare, di ba? Ay, alam ko na, dito na kayo mag-Noche Buena ni na Ate Rona. Kami-kami lang, oo. Eh, si Daddy nakadestino pa. Ay, Ricky, tumulong ka naman dito. Eh, busy nga ako, hindi ako pwede umalis. Oh, sige na nga. Mga 1 hour lang, ah. Oh, okay, sige, bye-bye. Saps! Saan ka pupunta? Sasama po sana ako kay Benji. Eh kung sa amin ka na lang kaya sumama, samahan mo kami sa paghanda sa Noche Buena. Tita Gayling, payagan mo na si Ricky kasi magki-Christmas shopping pa yan, di ba? Oo nga! Naku, Tita Gayling, wala pa pala akong regalo sa'yo! Tsaka kay Joy, naku, oo nga! Huwag kang padalos-dalos sa pagbili ng ano, ha? Nang ireregalo sa mga amin, ha? Gusto ko yung masusurprise ako! Alam mo naman, sapatos, ha? Ate Ricky, Christmas gift ko, ha? Oh, sure, Joy. Sige, titagayin. Bye, Tessa. Sorry, natagalan ako ha, kasi ang dami ko pang pinamili, pero kumpleto na lahat. Nailood ko na yung ibang pinamili mo. Ang dami mo naman regaluhan. Ano yan? Invitation. Saan galing? Hindi ko alam eh. Nakita ko lang sa loob. Costume party? Uy, punta tayo! Diyan lang sa Paleta Drive, oh! Tamang-tama, di ba may vampire costume ka na? Di ba, inamit pa sa Halloween party? Ano alam mo kanina gano'n? Uwi na tayo. Si Ricky lang ah. Hi, Ricky! Hello! Benji! Wow! Mukhang gas-gas na naman yung credit card ng daddy. Oy! Cash ang ginamit ko ngayon at saka sa Changi lang kami pumunta. Oh,
Ah, akala ko pa naman social ka kasi pa-social ka ng pa-social tapos sa Changi ka pala bumili. Uy, ikilad yung mga binili ko, no? Dami-dami ang binili ni Ricky. Imported, Benny. Ah, anak ko, iho! Benji, salamat sa paghatid, ha? Maraming salamat. Una, saan ba dito sa akin? Andiyan yun sa'yo, andito rin yung kay Joy. Oh, nalika, Joy. Thank you ulit, ha, Benji. Thank you. Nagawa ka na hindi mo lang na malayang nagawa. Wala talaga. Kasi wala. Dali lang. Merry Christmas! May dala kami para sa inyo. Hindi ka naman kasama dala. Thank you, Dara. No? Talaga. At saka, nga pala, meron ako na Christmas card para sa inyo. Pagpasensyahan nyo na kaya. Oo naman, Jack! Sana naman, ginifrap mo man lang. Jack, ang sweet mo! Ang sweet na kaya. Ano nakakahiya dun? Alam mo, it's the toad that counts. Buti nga si Jack, toadful. So, ikaw, ano regalo mo kay Tessa? Ano? Basta lang. Kapal mo! Gusto ba ba yung hindi pwede? Hindi pwede, hindi pwede. Ay! Pasko ha! Kasi, may sarana si Nico tsaka si Marco. Wala, ginawa naming taong bahay kasi umuwi si Dalo. Eh, si Benji umuwi na. Akala namin nandito pa. Uy, kanina pa niya ako hinatid. Diba? Oo. Mami, gusto ko na yung fruit salad. Anak, bukas pa yon. Ang Noche Buena natin yon. Ay, Mami, gusto ko na nga yun. Anak, ang makukulit na bata, walang regalo kay Santa. Pero parang gusto ko na nga kainin yung fruit salad. Alam mo, ikaw, gumaya ka pa sa bata. Kung ano yung nakikita ninyo dito sa lamesa natin ngayon, yun ang kakainin natin, okay? Okay. Bukas, pagkatapos nating magsimba, kakain tayo ng masarap at kasama doon ang fruit salad! Tita Gahing! Huwag mo sabihin gusto mo rin ng fruit salad! Yung morcon pwede. Alam mo kayo, ang kukulit talaga ninyo. Baka sakali. Hello? Oh, Ate Rona. Ay, si Benji, wala. Hindi siya tumaan dito. Oo, oh, sige. Di ba, tatawagan na lang kita. Okay, sige. Merry Christmas ulit. Ricky, ano daw yun? Eh, wala. Si Benji. Nahanap nila Ate Rona.
Excuse me. Miss? Itatanong ko lang sana kung sino host ng party. Excuse me. Sana kung sino host ng party. Nakita ko yung kasama mo doon sa labas. Excuse me, miss. Good evening. Magandang gabi din sa'yo. Wala kasi akong gaanong kakilala dito sa party na to eh. Well, actually, hindi ko kilala yung nag-imbita sa akin. Ako nga pala si Isabel. Ako naman si Kenji. Paano ko nalaman? Ako ang nag-imbita sa'yo dito. Mag-isa lang ako sa bahay na ito, kaya't palagi akong nalungkot. Sa mga ganitong okasyon lang ako nagkakaroon ng mga kasal. Salamat nga pala. Saan? Sa pag-ibita mo sa akin dito. Kaya lang nagtataka ako kung saan at paano tayo nakakalala. Nagkita na ba tayo? Sa'yo. Pasensya ka na. Hindi kasi ako marunong ganyan sa'yo. Thank you.
wala. Nahihilo lang ako. Uminom ka. Sige. Lalabas muna ako. Magpapahangin. Salamat. Bakit ka nag-iisa dito? Bakit mo ba ako pinapunta dito? Anong kailangan mo sa akin? Ano ba talaga nangyayari sa lugar na to? Tama naman to, ano? Oh, ito yung address na nakalagay dito sa invitation ni Benji, oh. Oh, yan nga yun, eh. Nakakainis naman, hindi ko maintindihan si Ate Rona kung bakit pinapahanap pa sa atin si Benji. Laki-laking tao nun. Ay, siyempre. Kapatid yun, eh. Ikaw, susunduin mo. Dahil siyempre, pinsan mo yun, eh. Eh, kung ako ba mawala, hindi niyo ako hanapin. Di! Loko ka talaga. Dali nga. Tama naman tong address. Pero bakit walang party dito? Chuck, okay ka lang. Tignan mo nga, paano magkakaparty dyan yung mukhang wala na nakatira sa bahay na yan? Ayun pa, nakakandado pa yung gate, oh. Baka hindi naman dito nagpunta si Benji. Tayo na nga. Chuck, Chuck! Chuck! Dika, dika, dali! Oo nga, at yung lalaki na costume ng pambampira. Oh, eh di may costume party pala dyan. Pero mukhang natapos kagad sila, eh, no? Sa dalawa nalang nandiyan, eh. Tayo na nga! Jack, doon pa tayo. Sige na, tayo na, tayo na. Baka maka-storm mo ka pa dyan, eh. Sige na, doon ka na, doon ka na, doon ka na. May ka na. Isang taon na ako naghihintay. Isang taon? Ikaw ang buhay ko. Pero ngayon lang tayo nagkakilala. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, tumitibok ang puso mo. At sa bawat tibok, bumibilis ang daloy ng iyong dugo. Hindi kita maintindihan, Isabel. Malapit mo nang maintindihan. Sabi ni Nico, nakita niya si Benji umuwi ng bahay tapos kumuha ng mga damit na sa kwarto niya. Tapos nagmamadali na lang umalis. Eh kinakausap nga daw niya pero hindi umiimik. Ha?
Eh, ganyan-ganyan siya kanina, di ba, Ricky? Kinakausap ko siya, naghaya ko sa kanya, pero hindi siya umiimik. Parang dead na. Ito pa, meron siyang naiwan na imbitasyon. Pinapuntahan ko nga kay Jack para i-check kung yun nga yung lugar. Baka sakali lang, di ba? Pero alam mo, nag-aalala talaga ako eh. Kasi hindi ganun si Benji. Alam mo, nagpapaalam yun. Nakita ko yung imbitasyon na yan eh. Pero sabi ni Benji, hindi siya pupunta kasi hindi naman niya kilala kung sino nagbigay nun. Pero alam niyo, doon nag-umpisa yung mag-iba yung mood ni Benji eh. Nung nakita niya yung imbitasyon. Oh! Ano dyan? Eh, wala naman doon eh. Alangin ko maaga natapos yung party. Nakakandado na nga yung gate eh. Okay. Pero alam nyo, may iba ng pandalong bisita na naiwan doon eh. Nakita namin. Ang ginagawa sila sa sudo ko, parang ganito yung sako. Ginagawa mo, Jeremy? Ano ba yan? Ano ka ba? Ano ba sa ganito yun? Loko ka talaga! Masyado ka! Ano ka ba? Jeremy, sumisimsi ka ba? Nakakainis ka. Ano naman magagawa natin, Jack? Eh, sa nakita naman talaga natin na may dalawa naghahalikan doon sa... Saka, naka-vampire costume pa nga yung lalaki. Ha? Vampire? Hello? Nico! Si Mrs. Sandali lang ah. Miss Rana, si Nico. Hello? Nico, tumawag na ba si Benji? Hindi pa rin? Ano? Jack! Hmm. Jack, naghulughog si Nico ng cabinet ni Benji. Alam na niya kung ano yung kinuha ni Benji. Ano, ano? Yung vampire costume niya. Halika na, putahan na natin yung bahay na natin. Rana, sandali, sandali. Sandali, maupo ka muna dyan, please. Relax ka muna. Teka. Alam mo, kung si Benji nga yung nakita namin doon, eh, relax ka muna. Bakit bigla-bigla kang susugod? Eh, binata na yung kapatid mo. Susugurin mo sa bahay ng girlfriend. Eh, di mapapahiya naman yung kalalaking tao. Ang girlfriend si Benji eh. Ricky, paano ka naman nakasiguro? Alam ko, no? Teka. Iba yung kutub ko, Jack, eh. Patingin nga ulit ang imbitasyon. Oh, where am I, Benji? Sandali. Ano? Di ba sinabi mo ngayong gabi yung party? Oh, December 23, ayan. December 23 nga, pero 1957. Ha? Eh, nakita ko yun eh. 1997. December kalat. Laya na ka, kukunin ko yung fruit salad, ha? Alis din lang eh, nag-iwan pa ng kalat. Bakit ngayon lang tayo nagkakilala? Ngayon lang kita kinailangan. Kailangan mo ako? Dahil sa'yo, mananatili akong maganda. Siguro, madami na nagkagusto sa'yo. Madami. Isa bawat taon. Isa bawat taon? Tayo na. Saan tayo pupunta? Akala ko ba gusto mong malaman kung bakit kita inibita doon? Bakit? May iba pa bang dahilan? Isa lang ang dahilan.
my God! Miss Rona, bakit? Nakapasok na ako sa bahay na to. Pwede mo sabihin. How can I forget? Ina-feature ka na to sa show namin. Meron dito nagmumulting babae kaya walang bumibili ng bahay na to. White lady? Hindi ko alam, pero ang kwento niya, noong 1950s, meron daw bumili ng bahay na to na isang misteryosang babae. Tapos, nagpa-party siya para sa mga taga rito, pero kinabukasan, patay lahat ng mga bisita. May sumipsip ng dugo nila. Pagkatapos, hindi na nila nakita yung babae. Teka, Tarona, anong klaseng party yung pinuntahan nila? Costume party! Hindi ko na kailangan ng mga kasiyahan. Mga madadaming bisita para mapatid lang ko. Matagal na akong nabubuhay sa kadiliman. Habang panahon, bata, maganda. At minsan, isang taon lang ako mangailangan na magbibigay sa akin ang kailangan ko. Ikaw ang buhay ko ngayon. Madami nang nauna sa'yo. Pero ngayong gabi, sa'yo ako. At akin ka. Si Jeremy! 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 Ano na nangyayari sa'yo? Pero ano, may babae dun eh. Tinatawag niya ako. Eh kasi kung saan ka tumitingin, huwag ka nang hihiwalay sa amin, ha? Jack! Jack! Ako ba ang hinahalap mo? Nahashi! Jack! 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 Ang mga katulad nila nagbibigay sa akin ito.
Iinumin ko ang tubo niyo at lalamunin kayo ng ilig. Wag! 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 Benji! Ate. Kagat ng vampira yan, ah! Tingin? Miss Rena, anong gagawin natin? Di ba sabi nila, pag kinagat ka daw ng vampira, magiging vampira ka rin? Jack! Dali natin sa simbahan. Dito na kami. Doon na kayo, ha? Sa van. Sumunod na lang kayo! Oh, God.